today's video, guys, as you can see in my title below, it's all about an Ecpay. So, i-share ko lang dito, guys, kung paano ako na-disapprove at na-approve din sa wakas ni Ecpay tungkol dun sa pag-renew ng permit. So, lahat tayong Ecpay users ay kailangan nating mag-renew ng permit at i-submit yun para tuloy-tuloy natin ma-avail at magamit si Ecpay. Ngayon nga guys, nung una, nag-upload ako gamit yung barangay permit ko which is updated siya January 28, 2022. But then, sadly, na-disapprove dahil nga dun sa issue na hindi nag-match yung barangay permit ko dun sa Ecpay name ng store ko. So yun guys, ang aayusin ko. And then, ipapakita ko yung second time na nag-submit ako ng permit sa video. So, panoorin nyo, guys. So, let's click the Ecpay app. And then, click natin itong renew permit. So, second time kong mag-renew ngayon. And then, magre-re-upload na naman ako ng aking barangay permit. And then, dyan sa baba ng re-upload, kailangan natin palitan yung date. Ang linagay ko is 12/31/2022. And then, need natin maglagay ng remarks. Ang unang linagay ko is done submitted, but now linagay ko naman is barangay permit. It should be pala, please check my updated permit. Pero tinanggap naman yung linagay ko. So, nag-continue ako. You have successfully submitted your updated requirements. So, ayun guys. Sadly is second time akong na-submit na naman ng aking permit. And this approved na naman siya guys dahil naman dyan sa store name. And hindi daw clear yung pag-upload ko. So, yun na naman yung edit ko. And edit ko daw yung date na dating linagay ko dun sa date na 12/31/2022 na i-edit ko na lang daw ng January 28, 2023. So, yun yung ginawa ko, guys. And next is, nag-message din ako sa Ecpay kung paano nga ba ma-edit yung store name para mag-match yung barangay permit. Para makapag-message ka Ecpay, click natin itong more. And then, help and support. Click natin. Then, dito sa contact us, i-click natin. And then, pipiliin ko dito is yung FB Messenger. Doon ako nag-message. So, ito yung sinabi ng Ecpay. Every day guys, is chinecheck ko si Ecpay kung meron na nga bang option ng pag-edit ng store name. Pero wala. Hanggang sa April 19, wala pa rin. And sabi ko, subukan ko pa yung i-upload ulit yung clear na copy. And palitan ko yung date katulad dun sa sinasabi niya dun sa review details ng disapprove na pag-upload ko nung second time. So, yun yung ginawa ko guys. So, April 19, na-check ko, wala pa rin yung option ng pag-edit ng store name. So, yun, nag-upload na naman ako ulit and finalo ko lang yung ibang sinabi niya na clear na copy and then palitan ng date ng January 28, 2023. Tunulat ko lang yung sinabi niya dun sa review details ng pagpa-disapprove ko. So, pag-check ko ng April 20 kagabi is yes, approved na and full user na naman ako. So, yun lang guys, yung share ko. Sana pa-approve na rin kayo at hindi kayo mai-stress kay Ecpay. Kasi yung iba dyan, stress na daw kasi nga daw, ang hirap daw mag-approve ni Ecpay. So, ayun guys, full user na naman ako. Your account is now verified. Yes. So, hanggang dito na lang yung video ko and thank you for watching. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ko.